Mapapaisip ka talaga dahil sabi nila, happiness is not always meant or being satisfied with material things. Kaya kung titignan mo yung magarbong buhay ni Heart Evangelista is parang meron talaga siyang hinahanap na total happiness and hindi yan yung kanyang pera. Mapapasana all ka talaga sa status ni Heart Evangelista. Kasi, syempre, mayaman na siya and napakaswerte niya kasi nga, ipinanganak siyang born with a silver spoon. Kaya, sabi natin, ala, sana all ganun ang status natin. Kasi, almost lahat tayo gusto natin maging successful, makapagtapos ng pag-aaral, magandang trabaho, and syempre, aangat ang buhay. Parang gusto natin na ma-attain, na gustong yumaman. Pero, kung titignan mo sa status ni Heart Evangelista, sa yaman niyang yon, mapapaisip ka bakit parang hinahanap pa rin niya yung kanyang happiness or bakit parang may kulang pa rin sa kanya. Kaya mga ka-istorya, sisimulan na natin ang mga possible reasons kung bakit hindi pa rin masaya si Heart Evangelista sa status niya bilang isang socialite or elitista, o diba? Kaya ang number one is yung pag-drop niya ng Escudero na surname sa Instagram niya, sa social media niya. Kaya ang daming nagkaroon ng speculation since she is a celebrity na parang hindi ata normal sa isang wife na idadrop mo yung married name mo sa social media mo. So parang malaking bagay yan. And yun nga, marami ang nag-speculate. Allegedly, nagkakaroon sila ng storm sa kanyang marriage with Senator Cheese Escudero. Although, wala pa silang hint or wala pa silang binanggit sa media about their real status, eh, ang dami ng mga agam-agam tungkol sa kanilang relationship. And, ayun nga, makikita mo sa mga post ni Heart Evangelista na ganun nga, parang hindi yung usual na masaya siya sa mga dating vlogs niya before. The second possibility is parang gusto niya talagang i-follow yung passion niya as her goal. So, mukhang hindi siya masaya. Parang kulang pa rin yung happiness na natatamasa niya as a celebrity or as a vlogger or pwede rin sabihin natin na pwede it concerns sa kanyang pagiging wife. Parang there is something na gusto pa niyang ma-attain and that is yung kanyang pagiging artistic na gusto niyang mag-launch ng sarili niyang brand or fashion brand in the future. So parang it will not be a surprise kung magiging fashion designer siya in the future na instead of bumibili ng dress, is siya na yung gumagawa ng dress and nagla-launch ng mga fashion runways sa Europe or kahit saan mang sa mundo. And I think isa yan sa parang pwedeng maging goals niya at yan ang isa sa mga pwedeng makakapagbigay sa kanya ng ultimate happiness. O diba? The third reason is yung pressure na nare-receive niya as a public figure. And yes, privacy is a concern sa mga celebrities like Heart Evangelista. Since alam natin na isa siya sa mga household names na very prominent sa social media such as yung mga vlogs niya. And ang isa sa mga concerns na parang nakakapag-eliminate sa kanyang happiness is yung pressure. So, one example is yung pag-pressure sa kanya about sa kanyang relationship with Cheese Escudero. And ang daming kumakalkal sa mga marriage issues nila ni Cheese Escudero and ang dami nang nag-upload kung ano nga ba yung status nila as married couple. So, pressure yan kasi nga parang pinipilit nyo silang dalawa or yung kanilang family na magsalita kung ano nga ba yung totoo sa kanilang status as a couple. So, yes, medyo concerning yan and she is not happy about it kapag pinag-uusapan or pinipilit siya kung ano nga ba yung status, tapos paulit-ulit, and how many times na tinatanong siya about that, parang hindi na siya nagiging comfortable. And yan ang isang reason kung bakit
ayun, hindi siya nagiging happy about it. Yung pang-fourth naman natin is pwedeng related sa pagkamarites. Kasi yung rumors about third-party issue. And if ever man na ito ang isang source, syempre, masakit talaga malaman na kapag magkakaroon ng third-party ang relationship mo, parang mababagsakan ka ng malaking bato sa inyong katawan na ang hirap alisin. Parang ganon, and apektado talaga yung happiness level mo. Magiging 1%. Kaya, ito ang isa sa mga rason kung bakit naghihiwalay ang mag-jowa, mag-asawa, o kaya family members, or nadidismay ang mga family members mo, or yung mga fans mo dahil hindi nag-work out ang relationship nyo dahil sa pagkakaroon ng third party in either way. So, yes. Pero hindi naman ito yung totoong rason. It's just a speculation. But it is a possibility, kesyo aminin man nila or hindi. Pero yun yung isang nagsi-circulate na possible reasons. Another circulating na possibility is baka naman hindi para sa kanya ang kanyang current na karelasyon. So, pwede nating sabihin na baka hindi pa niya nahanap yung the one, o diba? Kaya hindi siya masaya sa current na experience niya ngayon. It's because maraming incompatibilities nilang dalawa. So, for example, yung prinsipyo ng isa, tapos yung prinsipyo niya is hindi talaga nagtutugma. And then, usually, kapag alam mong hindi kayo para sa isa't isa, is lagi kayo nag-argue, laging may tampuhan, tapos kapag nagtatampuhan kayo, alam mo yun, kayang-kaya kanyang i-ignore. Although, sinusuportahan ka niya sa mga interest mo or vice versa, but action speaks louder than words. Kapag napunuan na siya na hindi talaga siya comfortable sa mga interest mo, ayun, eventually, umiiwas siya. So, doon mo talaga malalaman na incompatible kayo, tapos yung mga interest niya or interest mo is mukhang hindi na nagiging comfortable ang isa't isa sa mga interest. Kaya pwedeng yan din ang isang possibility kung bakit he or she might not be the one na para sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin na pinapangunahan natin yung talagang story ng marital relationship between Heart Evangelista and Senator Cheese Escudero. It's because for me, we respect yung kanilang privacy as a married couple, and syempre sila rin ang magsasettle niyan sa isa't isa. Tapos, nasa kanila rin yan if magre-release sila ng statement or talagang ikikip nila yan in private. It's because that's their personal na life and matters. Tapos, if ever man na magre-release sila ng statement, baka pwedeng in verbal sa interview or sa vlog or sa ano, in written statement sa kanilang mga social media post. Pero syempre, nasa kanila rin yan, nasa choice din nila yan. And sana, if ever man na totoo na nagkakaroon na ng rift or problema ang kanilang relationship, sana naman maayos din nila. And I think ito yata yung kanilang pinakamatinding pagsubok if ever na nagkakaroon sila ng problema sa relationship nila. And we are praying na kung ano man yung nangyayari, sana masettle nila, back to normal, and matapos na yung kalungkutan ni Heart Evangelista. Kaya that's it for our entertainment na istorya for today's video. Kaya thank you guys for watching. If ever may gusto kayong mga comment, reaction, suggestion, mag-comment down below kayo, or you can reach me out in my social media accounts, sa Facebook page, sa TikTok, sa Twitter, or sa Instagram. Kaya you can direct message me there kung may time kayo, and I'm going to reply kapag magkakaroon din ako ng time. So, o diba, ganun lang. And that's it guys. Always stay safe and have a wonderful day. Bye-bye!